mga kaluluwang gumagala at nagpaparamdam, ang iba nananagoy, may ilang hindi mapakali, pinipiling magasik ng takot at pangamba. Meron din naman nagbabantay sa mga mahalagang bagay na punong-puno ng alaala. Alin kaya sa mga ito ang pakay ng kaluluwang nagpapakita sa isang abandonadong rest house sa Pililia, Rizal? Sa dulong bahagi ng Pililia, Rizal, sa gitna ng malawak na farm, itinayo ang isang rest house. Taong 1979, nang itayo ang may dalawang palapag na tahanan, maayos at talaga namang kahali-hali na ang istruktura. Pero ang tahanang pinanday ng galak at sorpresa, ngayon nababalot na ng hilakbot tuwing sasapit ang takip silim. Isa ang 66 na taong gulang na si Vicente Relyama o Mang Enteng sa may nakapangingilabot na karanasan sa bahay. 20 taon na siyang katiwala sa naturang rest house. Nag-iisa lang po ako rin, minsan, yung asawa ko. Nadalaw kayo? Paggabi, diyan kayo tumutulog, ano bang may na-experience ba kayo? Meron, no. Marami. Ano? Katulad doon diyan sa minsan, nakaupo ako sa pintuan. Ay, yung puso rito na ano. Puso? Yung bomba? Yung bomba. Nakikita ko may taong umiikot. May nagtitrip sa akin, ha? Hoy! Sino yan? Pakita ka! Pakita kayo sa akin! Pakita kayo! Kwento pa ni Mang Enteng, noong una ay hindi siya dinapuan ng takot, pero hindi niya inakalang masusundan pa ng mas maraming pagpaparamdam ang pamamalagi niya sa rest house. Ako, babae. Ay, sino kaya ho yun? Hindi ko alam kung sino siya. Pero alam ko, tatlo yan sila. Tatlo? Bakit yung tatlo? Kasi ramdam eh. Pagka natutulog naman ako riyan, lalakad siya taas. Nanakot na naman kayo eh. Ayaw natatakot sa inyo. Gusto ko nga makakita, magpakita sa akin. Wala, ayaw eh. Parang galit ang ano eh. Kasi pagka may tao, may bungabagsak na nagabog. Nagwawala, parang ganun. Ang tricycle driver at kaibigan naman ni Mang Enteng na si Jason Castillo ay may kwento ring makatindig balahibo. Halos di mapaghiwalay si Mang Enteng at Jason dahil sa kanilang malalim na pinagsamahan. Pero dahil sa isang misteryosong pangyayari, nasubok ang kanilang pagkakaibigan. Abing kalsada kami nagiinom eh. Oh. Eh, dinig na dinig po pagkagabi. May mga nagtataho na aso. Oh. Ayun, nabahala po ang Kuya Enteng. Eh, napasama po sa akin.
Siya? Para silipin kung bakit nagtatahulan yung mga aso. Oo. Papunta na po kami at malapit na po kami dyan sa bahay. Ay, parang may sumipa. Gusto niya ako magmakaawa sa kanya eh. Prieteng! Tulungan mo ako! May pipigis sa amin ko! Tawag ako ng tawag. Hindi niya po ako pinapalit. May kainteng? Opo. Ay, wala naman. Wala naman daw po siya ng narinig. Prieteng! 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 Inakala ni Jason na yun na ang kanyang katapusan. Pagtayo ko, maripas na po ko ng takbo. Kasi kaanteng? Naiwanan na po sa sobrang takot ko po. Matapos ang ilang taon, ngayon na lang uli naglakas loob si Jason na lumapit sa kinatatakutang bahay. Si Ginang Melchora Quebada, residente sa lugar, at halos 100 metro lamang ang layo ng tinitirang bahay mula sa rest house. Nagkwento rin sa atin ng kanyang nakakilabot na karanasan. Nung minsan po pumunta ako ng tindahan, dumaan po ako dito galing sa siya. Kasi ayan lang po ang bahay. Saan ba nyo? Dito? Ayan lang po dyan, taas ang kaunti kasi madamo, hindi pa matanaw. Hindi nasasara. Naglalakad po ako papunta rito. Ramdam ko ang takot ni Aling Melly nang ibahagi niya sa akin ang iba pang karanasan ng kanyang pamilya. Siguro po mga alas 9 o alas 10 ng gabi, sigaw na sigaw yung manugang ko. Kinakalampag ng kinakalampag yung bituan nila. Tapos nag-iiyakan na yung mga apo ko, maliliit. Sa baba, sa may pinto. Sabi ko, wala naman dito ang tao. Yung anak ko, gabi naman, pumunta siya dyan, medyo nakainom siya ng kaunti. Dito naman, yung sampalok dito, sa may, sampalok yung dinaanan po dyan, sa may kanal. Sa balikat niya, kaya hindi daw siya makagalaw. Tapos, anong ginawa niya? Nung umalis na yung bata, saka lang siya nakauwi. Ay, ganun? Opo. At sa tulong ng paranormal expert na si Anna, nilibot namin ang abandonadong rest house upang malaman kung sino-sino nga ba ang espiritong namamalagi at gumagala sa mga residenteng nakatira malapit sa bahay. Dito po, dun po sa isang kwarto, yun po yung dalawang babae lang din po sila. Okay naman po yung isang kwarto na yun, magaan po, maliban lang po dun sa isa. Dun po sa may matanda po na nakatingin po sa may bintana. Nandun lang po sila palakad-lakad, tapos nanggagaya lang po minsan pag ipupunta po dito sa bahay. Natagpuan din ni Anna ang batang sumampa sa balikat ng anak ni Aling Melly. Bata? Bata po siya, na ganyan po siyang kalaki. Lalaki po siya. Ikot po siya ng ikot po dito.
parang siya yung binaon po dito na parang humihingi ng justisya na bakit ako binaon, ano bang kailangan gawin. Kaya po sabi ko, huwag ka mag-alala, pag uwi ko, pag-pray kita. Pero mas nakatawag ng pansin kay Ana ang kaluluwa ng isang matandang babae na sumalubong sa aming grupo. Dito ko nakita yung masungit na babae po. Dito? Opo. Dito po siya. Yung bintana niyan? Opo. Tinitingnan po tayo nung dumarating po tayo dito. Mm-hmm. Tapos tumingin po siya dito. Masungit po. Kaya po nung naka-stay po ako doon, nag-ali na po ako ng kanila at tubig. Na mm-hmm. parang humingi po ako ng permiso para pumasok tayo para protection na rin natin. Medyo mabigat po. Parang mapipil niyo po doon pag nandun yung init saka yung energy na mapipil mo na bakit ganon. Para bang marami siyang katanungan. Bakit ganito? Para masagot ang misteryosong bumabalot sa rest house, pinaunlakan kami ng 88 taong gulang na may-ari ng bahay na si Mang Felipe Santos. Kapiping, ilang taon na itong bahay? Kung hindi ako nagkakamali, mga almost 40 years. Ay bakit naman kayo dito nagpatayo sa gitna ng malayo? Itong bahay na ito, kaya ako pinagawa at kaya ako nabili itong lot na ito para surprise ako kay Mrs. Hindi niya alam to na binili ko. Uh-huh. Hindi niya alam na ito'y pinagawa ko. Nang magawa na lang, at saka ako siya dinala rito. Sabi niya? Abay, siyempre, very excited, tuwan-tuwa. Kwento ni Mang Piping, dito nila kalimitang dinaraos ang malalaking okasyon sa pamilya. Kailan na hinto yung pagpunta ninyo dito? Ay, noong magkasakit na nga si Mrs. Hanggang sa tuluyan na ngang yumao ang kanyang kabiyak na si Aling Lita. Pero marahil ay hindi ito umalis sa bahay at sa tingin ni Mang Piping, ang babaeng nagpapakita sa rest house ay ang kanyang asawa. Binabantayan ito ang bahay na pinakatatangi niyang regalo. Ako ang nagbilin sa mga anak ko na as much as possible, huwag niyong ibebenta itong lugar na ito, itong lote. There is something here. Hindi man ibinenta ang bahay, iba pa rin ang naramdaman ng babaeng multo sa sinapit ng regalong rest house. Kung may taong nawala at may memory sa bahay, mahalin lang, alagaan, kahit hindi ka na pumunta, kahit hindi mo na dalawin, pero nandun lang yung pag-aalaga, nandun pa rin yung present na parang buhay na buhay ang bahay. Kasi nandito lahat ang alaala. Ano't anuman ang katotohanan sa likod ng mga kababalaghang bumabalot sa abandonadong rest house, hangad namin ang katahimikan ng kaluluwang gumagala sa naturang lugar at naway magsilbi rin regalo para sa mga kabayan nating naninirahan sa lugar ang kapayapaan mula sa takot.